So yun mga best, nandito tayo ngayon sa may Motorcycle City Malolos branch para dito sa Suzuki Bergman Street. Yung bago nilang kulay na lumabas at available dito ng tatlong unit. Nandun sa labas yung isa. So alam ko marami pang kulay na nilabas to. So ito pa lang yung nakita natin. Pero kapag nakita natin yun, i-update ko kayo para doon. Okay? Para doon sa kulay na ito, hindi naman siya ganun ka-red na red. Iba yung pagka-red niya. Diba? Matte finish to. Pero kakaiba yung kulay niya. Mga kukuha nito, ito yung kanilang price. Ito yung price niya. Pero yung contact number para dito sa branch na to, nandiyan sa description box para doon sa mga mag-i-inquire. Ayos na ayos yan. Ang napansin natin dito na update is nawala yung chrome design dito. Naging kulay black siya. Hanggang dito, kulay black na siya. And then, dito sa part na to, na dati, yung kulay niya is chrome. Yung kanyang gulong sa likod, napansin ko rito ay hindi pa rin siya nagbago. Size na ito is 10 inches pa rin. Diba? Yung update dito, yung kanyang color lang naman. Ngayong 2022, yung naging upgrade nila. So, mas apat na yata yung kulay na available para dito sa Bergman Street. Meron pa rin naman tong windscreen. Medyo maliit lang din yung kanyang windscreen. Tsaka medyo sensitive lang yung kanyang windscreen dito. So, alam ko, meron namang pampunas para dun. Diba? So, may mga nag-upgrade na rin dyan. Meron mga nagka-custom. May mga nakita ko. Ilalagay dito yung side mirror. Diba? Napaka-stylish pa rin. Tsaka futuristic pa rin yung datingan nito. Diba? Yung kanyang daytime running light dito o yung park light niya. Yung kanyang headlight is LED pa rin yan. Then, meron pa rin naman itong mga chrome design dito sa loob ng kanyang headlight. Then, dito, matte finish, matte black. Then, yung signal light niya dito sa baba. So, halogen bulb pa rin naman yan. So, dito sa baba, yung kanyang front fender is bulky siyang tingnan. And then, matte finish din yan. Halos lahat naman. Wala halos dito na decals na makikita. Merong reflector dito, yung kanyang telescopic fork, matte finish din yan. Tapos meron din siya ritong extension. Hindi naman siya tatama dito sa may likod, di ba? So, napansin natin dito, yung kanyang brand para dito sa kanyang tires is MRF. So, tubeless na rin to. Ang size dito sa harap is 90 by 90 by 12. So, ito ay naka-mugs din. Ganda rin ng mugs, ganda rin ng finish nito. Ay combi brake na rin to. Yan. So naka-disc brake dito sa harap. Then yung kanyang piston caliper dito, naka-single naman siya, tapos maganda yung brand nito, Nissan. So, dito naman sa kanyang footboard, napakalaki pa rin, napakalawak pa rin ng kanyang footboard dito, tapos yung extension nung kanyang paa. Yan, 'di ba? Sobrang relax nung kanyang itsura dito. So yung datingan niya, hindi siya madulas. Pero naka-fix siya doon. Yan, hindi siya natatanggal. Diba? Tapos yung kanyang design dito, hindi siya madulas. Yan o, napakalawak dito. Ilang dangkal to. At kalahating dangkal. Diba? So, meron pa rin naman tong utility hook dito para doon sa mga pinamili natin. Meron kayong mapaglalagyan dito. Tsaka sobrang luwag talaga siya. And then, hindi lang isa yung utility hook niya. Meron din dito sa ilalim ng upuan. Yan, so meron siyang parang carbon fiber finish dito. And then, yung pagka matte finish dito, ang ganda. Lalo na mga texture niya rito, di ba? So, sa ilalim, yan, matte finish. Tapos, kulay black dito, sa pinakailalim. So, yung kanyang foot pegs, para sa angkas, stylish din yan. So, tagong-tago naman siya. Hindi naman siya ganun ka-exposed dito. Diba? Kasi meron siyang design dito. Na palubog naman yan. Emblem na Bergman. Yan, ganda. Napaka-premium nung looks na ito. Tapos yung street dito. Yan, ito lang yung pinaka-sticker niya. Yung street lang. So, nakaset pa rin naman to. Or Suzuki Eco Performance. So, yung kanyang blower dito. Yan, malaki-laki din.
Tapos, ano rito, wala siyang cover. Pero hindi ako sure kung pwede niyo pang paglagyan kasi tatama na siya rito eh. Sa kanya namang exhaust, stylish pa rin. Tapos, ang bulky niyang tingnan dito. Lalo na yung kanyang exhaust cover dito. Ito may pagka glossy finish and then parang carbon fiber finish dito. Then ito naman, matte finish na yan. Saka maganda yung plastic na ginamit dito. Yan, flexible naman. Tapos yung dito, exhaust cover dito, plastic din pala to. Para siyang stainless yung ano, yung datingan. So dito sa likod, meron pa rin naman siyang tire hugger. Mahaba pa rin yan hanggang dito. So iwas talsik pa rin yan. At dito sa loob, meron siyang goma para at least protected or protektado rito sa putik. No, hindi agad-agad siya matatalsikan. So, naka-drum brake, naka-tubeless pa rin naman to. MRF din yung kanyang tires dito. So, ang size nito ay hindi pa rin magbago. Hanggang ano pa rin, ganun pa rin. Ang size nito is 90-100x10. So, 10 inches pa rin yung gulong niya. So, yung kanyang grab bar, glossy finish na black. Yan, stylish din yan. Yung kanyang taillight dito, ito kakaiba rin. Gusto ko yung positioning ng ilaw nito, yung kanyang daytime running light, yung kanyang signal light nga lang is halogen bulb. No, pero LED na rin yung kanyang taillight. So may plate light dito, maganda yung kanyang lagayan ng plate dito kasi metal na siya. And reflector, so malapad-lapad din yung kanyang rear fender dito. Yan, so naka-monoshock dito sa likod. Then yung kanyang filter tsaka yung panggilid niya malaki-laki din. Tapos meron din siya ritong Suzuki na naka-embossed. Yan, meron pa rin naman tong kickstart, di pa naman inaalis ni Suzuki itong kickstart na yan. Dito naman is yung kanyang side stand is meron siyang kill switch dito. Yan, di ba? Tapos makapal-kapal din yung metal na ginamit dito para sa center stand tsaka sa side stand. Para naman dito sa kanyang panel gauge, full digital na siya. Tapos dito naman makikita natin yung signal light, engine check. Tapos meron ditong parang triangle na merong exclamation point, no. So, alam ko pag nagpula yan, medyo may problema yung unit nyo. So, pag isa man dyan yung nagpula, dali nyo agad sa casa, okay? So, dito naman, high, pag naka-high beam, dito, select and adjust. So, maganda yung finish dito. Parang mga itsura ng pangsasakyan, di ba? So, dito merong Suzuki na emblem. Ito, matte finish. Ito rin, yung kulay black na to. Dating chrome design yan. So, ngayon, black na siya. Tapos, dito naman, yung kanyang handlebar. Maganda yung finish na ito. Di ba? Meron siyang kill switch, tapos dito rin yung start. So naka-automatic on na itong Bergman. So pag inon yung makina, naka-automatic on na rin yung kanyang ilaw. So meron dito high and low, signal light, busina. So dito naman yung lever para sa maganda-ganda rin. Medyo maliit lang yung metal na ginamit dito. Tapos dito naman sa side, yan, same lang din yung itsura. So yung grip niya, makapit to. Yan, pag susuki talaga, gustong gusto ko yung mga grip nila kasi sobrang kapit. Sa throttle naman, ito mababaw to. Yan. So kagandahan dito, meron pa rin naman tong USB. Alam ko, ayan. Meron tong USB. Yan, cigarette type siya. Tapos meron siyang side pocket dito. Try natin yung cellphone natin. Ito yung itsura. So pag sinarado natin, masasara natin. So pwede kayong mag-charge dito habang bumabiyahe. Yan. So maganda rin yung ano rito, design dito, parang carbon fiber finish. So yan, ingatan nyo nga lang tong hook na to na masira, no. Yan. Kasi hindi siya metal, plastic siya. So ayan. Dito naman yung kanyang ignition key, stylish din. So, pwede nyo rin tong i-double lock. Di ba? Kaya, i-position nyo ng ganyan. Tapos, lock nyo. Then, push nyo to. Hindi na siya masususian.
Yan, meron din tong side pocket dito, so malalim din yung side pocket dito. Ayan, oh. Siguro kasha dito yung bottled water, no? Mga 12 ounces, mga ganun, di ba? So sakyan natin. Okay, para ma-feel natin yung motor. So, ibahin natin. Yung ayan, sakyan natin. Gano'n siya ka, ano, 5'2"? 5'2 yung height ko. Ayan, sobra pala akong bukaka dito. bukaka ako. Pero yung ano niya, ayan, sobrang taas. Ayan, siguro usad na lang kayo dito sa unahan, para dun sa mga katulad kong maliit. Ayan, no? Bukaka sa, pero kaya naman i-manage, no? Turning radius niya, kaya napakalawak hanggang dito. Hindi ako tinatamaan kahit nasa unahan na ako. Diba? And then, pag sa extension naman ng paa, ganyan ay tsura natin. Tapos extension ng paa, ganyan. Ganyan magiging tsura natin. So, sobrang komportable nung kanyang position dito. Diba? Yan, sa kanya namang OBR. Yan, maluwag-luwag pa. Diba? So, yan. Sa upuan naman na ito, maganda yung upuan niya, napaka looks premium niya, tsaka yung maganda yung leather na ginamit dito. Then dito naman sa side, gusto ko rin yung stitches niya. Then malapad talaga yung upuan na ito, tsaka pumukaka siya, diba? Tapos dito naman sa OBR, yan, makapal din yung foam na ginamit, pati dito sa rider, yan, makapal din yung foam na ginamit dito. So pa-open natin to para makita natin yung itsura nung kanyang compartment. Ayan, ito naman yung kanyang compartment. So naka-close kasi nasa taas. Ngayon dito sa labas meron silang na available, no? Maganda yung kanyang tank dito kasi meron siyang cover. And then kagandahan, kapag natapon yung gas natin, merong saluhan dito, no? Diretso na yun sa pinakababa. And then ayan, maluwag-luwag yung kanyang compartment dito, 21 liters. So ito naman yung kanyang side mirror. So maganda-ganda din yung side mirror niya. Tsaka malaki. Gusto ko yung ganito, malaki siya. Ayan, nandito naman yung kanyang manual. Then meron na siyang basic tools. Ayan. So libre na yan ni Suzuki. Ayan, meron din dito helmet hook. Diba? Mga mahihilig dyan mag-iwan ng helmet sa parking. Diba? So maganda-ganda rin yung kanyang plastic na ginamit dito. Nice, di ba? So ang kulang na lang dito, lagyan ng USB port tsaka ilaw. Okay na, okay na. Goods na yan. Okay? So ayun, para dun sa mga gustong kumuha nitong motor na to, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Pero ito, yung ano niya, price niya. So available siya sa finance and cash, no? Ayos na ayos siya. So ayun nga mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi niyong tatandaan, wala sa brand ng motor. Ang itatagal niyan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.